condolences, sa pasensya na, inaabala ka namin ngayon. Wala na kasi kami talaga malapit ang iba. Si Melissa kasi... Bakit ano nangyari? Kinidnap po siya ni Dad. Tama na! Kunin niyo na ako! Sige na! Tama bang narinig ko, Mother? Mapayag na siya! Oo, sige na! Kunin niyo na ako! Isa na naman lupang ang hela nakuha ng mga demonyo. Ate Charity! Iyo. Kung hindi siya sa akin, sabay-sabay tayo sa impyerno! Pinahal mo ba rin mo? Pinahal mo! Papatayin ko to! Tama na! Ako ngayon sa anak ko! Ako na lang ako ninyo! May aalala niya! Nakakatawa kayo mga tao. Kung nakala niyo, lahat ng bagay malilipas dahil sa pagmamahal. Well, I'm sorry to tell you this. Nag-desisyon siya. Sa amin na si Chad. Ngayon, kung ipipilit mo ang gusto mo, sumalip ka rin sa amin. Bakit ka naman namin tatanggihan? Ganito na lang ang gawin natin. Hindi na lang ako patayin mo. Ako naman gusto mo, di ba? Noong una pa lang, alam mo lamang ako sa'yo. Kaya nga pina-expel mo ako, di ba? Dahil alam mo, mas matalino ako sa'yo. Ang dito ko yan. Tira mo sarili mo ngayon. Isa kang habak na pulis! Alam naman ang lahat eh. Kaya ako masasabog ka siya. Dahil sa tatay mo. Hindi na to, ayan. At si Melissa, kahit anong klaseng pag-aaruga mo dyan, hindi ka mamahalin yan. Alam mo kung bakit? Dahil ako mahal niya. Tato ka! Tarantado ka. Daddy! Daddy!
Laki po talaga ng bahay niya. Simula ngayon, bahay mo na rin to. Na gusto kong may pinamili ko sa'yo. Opo, sir. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Dadang itawag mo sa akin. After all, siya lang ang tunay kong anak. Sarili, at ikaw ay mabibigyan ng lugar sa langit. Salamat, Diyos ko. Salamat sa panibagong pagkakataon na binigay niyo sa akin. Charity, anak. Patawarin mo ako, ha? Sa lahat ng nagawa ko. Pinatawad na kita, Nay. Ihingi mo rin ako ng tawad kay Arman. Wala pa naman noon, alam ko na si Melissa talaga yung mahal niya eh. Umasa lang ako na baka sakaling mahalin din niya ako. Pero alam ko na ngayon na hindi ko mahahadlangan ng tunay na pag-ibig. Sabihin mo sa kanya, napakawalan ko na siya. Wala akong ibang gusto kung hindi ang kaligayahan niya. Mahal na mahal mo kayo, anak. At ikaw naman, Charity. Sapat na ang paglilinis na pinagdaanan mo at napatunayan mo na karapat-dapat kang maging isang anghel. Kung ganun, makakablik na po ako sa langit. Hindi, Charity. Ipagpapatuloy mo ang misyon mo sa lupa. Marami ka pang kabutihan gagawin bilang tao. Thank you.
Charity? Ikaw na bahala sa asawa mo. Magiging anak namin. Sa lahat ng ginawa niya sa iyo. Huwag daw sisisihin yung sarili niyo sa nangyari sa kanya. Pinapasabi pa niya na pinapakawala na raw niya kayo. Sinabi niya yun. Masaya na po si Inay. Kaya tayo pahanga po niyo sa akin. Magiging masaya din kayo para sa kanya. Mabuti pa itong sinalito at Rosalie. Sila na talaga. Pagkatapos iligtas ni Rosalie ang buhay niya, naisip ni Lito na si Rosalie na talaga ang babae para sa kanya. Ito naman si Aaron. Hanggang ngayon, sobrang torpe pa rin. Hindi pa rin nakakapagtapat kay Isabel. Charity at Michael naman, mas lalo pang tumibay ang pagkakaibigan. Si Michael ang parating tumutulong kay Charity sa mga misyon niya. Kaya lang paminsan-minsan, nagkakaasaran pa rin sila. Sabi nga nila, sa hinaba-haba man ang posisyon, sa simbahan din daw ang tuloy. Ipinakita ng kwento ni Arman at Melissa na ang tunay na pag-ibig kayang magtagumpay sa anumang hadlang. At ako na siguro, ang pinakamasayang anghel sa langit ngayon. Dahil mula pa noon, ako na ang guardian angel nila.
naririto tayo ngayon upang saksihan ang pag-iisang dibdib Melissa at Armand. Isabel. I love you. Anong sabi mo? I love you daw. At narinig namin yun. Pot-pot, anong ginagawa mo dyan? Manong, makikiusyoso lang. Walang joke. Naka-Amerikana ka pa. Baka makumbida sa tanghalian. Lumakad ka na at marami ka pang susunduin. Manong, hindi ba pwedeng after reception, na medyo wala na laman. Lumakad na. Opo. Ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ni Ama, si Armand at Melissa ay mag-asawa na. Armand, maaari mo nang halikan ang iyong kabiyak. Kasiyahan.